Nakipagpulong si BBBM sa mga world leaders sa United Nations para ilatag ang mga investment proposals ng ating gobyerno na higit na makakatulong sa ating bansa. Napakahalaga kasi na ang ating bansa ay sagana sa pagkain, trabaho, may maayos na matitirhan at higit ding mahalaga ang seguridad ng bansa. Ang ating bansa ay isa na ngayong bansang nakakabilang sa malalakas na bansa na nakakaabot na tayo sa ika-51 na rank out of 200 plus ng mga bansa na may pinakamalakas na sandatahang lakas. Ngunit ninanais nating makaabot kahit sa top 20 para tayo'y maging panatag sa mga threat ng pagsasako at lokal na digmaang dulot ng mga kaliwang grupo. Kaya na naman ating makikita sa larawan na si Japanese Prime Minister Fumio Kishida at Philippine President Ferdinand Marcos Jr. ay napagkasundo ang ipagpatuloy ang pagiging mag-aliado sa pag-address ng security at economic challenges ayon pa sa Malacanang. Ang reaffirmation ni Marcos at Kishida ay nangyari sa bilateral meeting na naganap sa sidelines ng 77th session ng United Nations General Assembly sa New York City. Sabi pa ni Attorney Trixie Cruz Angeles, ang pagkikita ni BBBM at Prime Minister Kishida ay napagkasundo ang magiging partner sila sa paglago ng ekonomiya at pagpapatibay ng cooperation sa terms ng security at defense na kung saan tutulong daw ang bansang Japan sa maritime issues, partikular sa Sigalut sa Mindanao, sa pamamagitan ng pagpaprovide ng kinakailangang military forces at armas na magbibigay seguridad sa ating mga kababayan sa Mindanao at inaasahang magpapasimuno sa kapayapaan sa buong bansa. Pinanggit din ng Pangulong Marcos ang prioridad ng kanyang administrasyon na pumupunteriya sa larangan ng agrikultura, enerhiya, infrastruktura at cybersecurity sectors. Ang pinaka-target ng ating administrasyon ay gayahin ang Japan kung paano sila naging isang maunlad na bansa sa pamamagitan ng pagbibigay ng full support sa maliit at medium na mga negosyante ng ating bansa na tiyak na hindi magtatagal ay magiging first world din tayo katulad ng Japan. Ayon pa kay Attorney Trixie Angeles na ipinangako ni Kishida ang suporta sa Administrasyong Marcos sa pagde-develop ng ekonomiya at matulungan ang goal ng Pilipinas na matransform ang antas natin sa upper middle income country sa taong 2023 kung saan in-express ng Pangulo ang layunin ito sa kanyang speech sa 77th United Nations General Assembly sa New York City at itinagdag pa niyang magiging moderately prosperous nation daw ang magiging antas ng Pilipinas sa taong 2040. 1 Thessalonica 5 verse 11. Dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng isa't isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Kaibigan, tunay nga na napakahalagang magtutulungan tayo sa isa't isa na tulad ng binabanggit ng banal na kasulatan na ating ehemplo sapagkat ito ang nararapat na gawin ang magtulungan at magbibigyan tayo sa isa't isa dahil ito ang pinakalayunin ng ating Diyos ang may palaganap, ang espiritong may pagmamahal at kapayapaan na maghahari sa ating pamayanan.